probably one of the best I've ever seen. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Magtatapos ang ating 2022 with a bang. Ang magkakapatid na ito, matindi ang hirap na pinagdaanan. Dating nagjejaryo bote ang ama, pero ngayon, milyonaryo na sila. Let's meet Fourth Impact. Hello! My gosh! It's Almira. Si Almira of Fourth Impact. Merry Christmas! Happy New Year! My gosh. Christmas! Happy New Year! Ganito ka ba magising? Ako, pinaghandaan ka lang! Wow! Grabe to! Ang ganda! At ito ang bago nilang bahay. It's so beautiful! Congratulations! Ano, kailan kayo lumipat dito? This year lang po, January. This year lang, January 2022. Opo, and Miss Karen, ito po yung unang-unang house namin magmula nung kumanta kami. Oh my God, nakakaiyak naman. Kaya, talaga? Kaya, tinodo namin, sabi na, actually, ang trivia nga dito, ito yung tinignan namin to, kinross na namin sa list kasi wala siya sa budget. Oo. Pero yung pinag-usapan namin magkakapatid, ito yung unang-unang bahay na matatawag namin sa amin. So bakit hindi namin i-push yung pangarap namin to work hard pa. Para, ito yun. Alright, and guys, look at this. So meron silang pool. Gaano kalaki ang property na ito? Yung lupa? 300 square meters. Okay, tingnan na natin. Excited ako. Okay. Ako yung walang fingerprint dito, hindi na paghandaan. Okay. Tatukin na lang po natin sila. At may ganyan pang pintuan nila. Ibang level. Ako kasi kumakausap. So ano ang pakiramdam mo? Isipin mo, nagjajaryo bote kayo noon sa Isabela, okay. Tapos ngayon sikat. Oh. Ayan na yung mga kapatid ko. Pasok po kayo. Hello! Hello! Oh, wow! Welcome. Okay, and so Almira, and this is Maylene, at ito yung kanilang mga aso. Dear, ang daming aso dito. Like, ibang level. Tignan nyo. Nagkalat. Pero ilan ang aso nyo dito? Magugulat po kayo. 130 na sila. No. Are you serious? 130 dogs? Kaya sa sobrang dami na nila, magpagawa na po kami ng dogs. Dogs room. Tapos yung iba po na sa iba't ibang room. But how can you have 130 dogs? Ayun nga, kasi na-attach na kami sa kanila. Ito yung ibebenta namin. Umiiyak kami. So, na-shake oh namin sila. So, nag-pay po kami na ano. Gusto mo ka mag Karen? So, of course, Almira. Maylene. Irene po ako. Irene and... Selena. So, Maylene. Irene and Selena. All right, show us the house. Empty pa siya. Di naman empty. Pinilihan talaga namin yung mauupuan namin. May So ang meron sila, may sala na sila kasi upuan ng aso to. Halika na. Ito naman, I like it, open ang kitchen. Opo. Ito tagapag-alaga siya ng ano nyo. Yes, siya po talaga yung nag-aalaga. At meron pa silang tagapag-alaga ng aso. Ito naglalabas ng mga snacks. Opo. Sino sa inyo nagluluto? Si Maylene po. Si Irene magaling magluto. Kami lang po ni Selena yung mga baked. Pero what did you love about this house? During pandemic po, parang blessing in disguise po, nagla-livestream kami. Doon po namin siyang nakikinita. Oh. So ito po yung parang... Bali, nag-start po kami mag-livestream 2020. Katas na mag-livestream. Mga March po yun, tapos 2021 po. Nakapag-ipon po kami, nakapagpagawa po kami ng studio po namin. Tapos doon na po kami nag-livestream hanggang, ayun po, this year, January, nakapagpatayo po kami. Nakabili po kami ng... pinatayo niyo pa ito? Nakatayo na ito? Apo. Okay, but what about the house ang nagustuhan ninyo? Yung the ano po, high ceiling. Especially po the pool, kasi talaga swimming po talaga. Dream po talaga na yung magka-swimming pool bata pa lang. Tsaka yung aliwalas niya, maliwanag agad. Yay! Ito naman po yung ano, kakaayos lang today. Ang ganda! Dahil yung pinaghandaan po namin si Ma'am Karen. At pinaghandaan tayo talaga namang... Kasi birthday po ni Selena kagabi. Oh, happy birthday! Ang problema, mauuwi to sa diabetes.
My gosh, mukhang masarap ah. Ang lang po ng mga ano po namin. But do you like the feeling of decorating the house? Diba? Oh, ang sarap to have your own house. Therapeutic. Nakakahiya nga po ito yung pinapalit ko po yung channel niya. Parang, this is, ano na po kayong masabi? Empty ka talaga siya. O hindi yun, not at all. Tinan mo, modern dining table with, meron pa silang modern and leather chairs. Diba? So, ang aesthetic ng bahay nila, they love black and, you love black. White. Oh, black and white. No, you love black and white. Oh my gosh, tingnan niyo naman 'yan. Ayun na sila. Oh my. Ibang level. Hindi sila nag-aaway-away. Almira, nag-aaway-away po, pagutom na. Kasi eh. Kaya ayan po. Kanya kanya oh. Po sila ngayon may treats. Oh, 130 ito. Hindi pa po. Hello. My gosh. Oh, yung mga anak niya. No, may aso ko pero tatlo lang. Okay, alright, let's go. So, kaninong kwarto to? Ito po kay Selena at kay ate. Ready ka ba? Oh, let's go. Kwarto mo to. Okay, wait. Nakakahiya po. So, kundi kwarto to ni Selena. Kasi ate. Please don't judge po kasi hindi po nakapag-leaders. Oh my gosh. Ngayon naka-mega box po po. Ibang level. The dogs have taken over. Opo. Taken over. Talaga. Yung po may mga newborn puppy sa mga. Pero hindi kayo nakakaano. Naiingayan. Minsan mo. Diba? Ano naman po sila pag sinabi namin quiet, tapos pag wala na pong lights. So, nakakatulog ka? Oo. So, ilang aso ang nasa kwarto? 30 to 40 po ata to. Pero hindi kayo magbebenta o ayaw na magigay? Actually, gusto na po namin magbenta. Opo. So, nananawagan po kami sa mga gustong bumili. Let's look at the room. Okay. Natin yung walk-in closet, ano na nangyari? Okay. Tara! Oh my gosh! So yan ang walk-in closet. No. Super dumi po ng kwarto. Sino ba ito? Ito, make-up sila. Galag pala na make-up. So nagme-make-up siya. Habang nagme-milk, ganyan. Nagpapakaraning aso at nagpapagat, nagpapagat. So ikaw mismo nag-ano? Opo, yung milk pala ganyan. Pero pag may show po kami, binibili ko na lang po sa kanya. So, this is Catherine po. Tapos yung newborn baby show po na tatlo. Hello, Catherine! Ito po yung kay Maylene. Naku, nakakahiyan. Hindi ko naayos. Let's go! Naku, nandito po yung maiingay na dog sa room ko. Kasi mga anak ko yung maiingay. Ayan. Yes. Dito tayo anak, dito tayo anak, dito tayo anak. Nagulo po, pasensya na. Puraan sa men! Milena, your baby. Ito po yung bago, mga apo ko na. Mga apo na apo. Monkeys ba to? Ito po yung mami nila eh. Ito po yung first dog ko. Maltese yeah. Poodle po siya, kay maingay. Maltese, oo. Oh, oh. Ano na sila? Nahaluan po sila shih tzu. So mix. Apo. Paggabi po dito, 23 dogs na tutulog sa akin. Yung mga nasa baba, pinapakit po. Dito okay sa kama. And okay lang sa'yo na 23 dogs? Opo, pag wala sila, nalulungkot ako. Pwede namang isang aso lang. Diba? Kaya dito di na... Di naman kailangan 23. Dito na, ganito na pa ako matulog paggabi. Nasa gilid na dito sila. Ako dito po, kaya po pag nandito sila sa mga bed, sabihin po namin, sige, dito na kami sa floor.
Palit na tayo, ganun. hanggang unan po eh, nandun sila. Look, ang ganda ng kama, oh. Hindi mo makita yung kama ngayon. Talagang makikita nyo na umasenso ang buhay ng magkakapatid na ito. Ang fourth impact. When you look at the furniture, diba? Ay, dapat talaga, ang masarong ko, chandelier. At hindi lang yan, naisipin nyo, nagkaalat pa ang lumilig. Ay! Regalo! Regalo po yun ni Miss Dina, yung fan po namin. So, eto naman, ano to, recording? Ayan, meron po yung... Ito po yung arranger na. Yes. Meron po akong... Hindi kayo nag-aaway-away, kayong apat. Nag-aaway-away din po. Tampuhan lang po, pero walang sakit na physical na wala po. Pag hinihirap po yung mga damit, ganyan, nang walang paano. Okay. Yan na yun. Ano lang talaga, ba't mo sila tiyan? Talaga kayo. So lahat kayo nakikinig kay ate. Parang naging barkada na po kami. Kami-kami po yung magbabarkada. Ang problema, paano yun kung kailangan nyo mag-rehearse, kakanta kayo, kakompetensya nyo yung aso nyo. Opo, kaya may studio na po kami. Yes. Yun po yung nauna namin napundar, kaka-livestream. Thank you sa dreamers namin. Oh, diba? Ang dami na nilang naipundar. Halika na, next room. Yes! We're going to my room. And lagi po kaming wala, so... Alam mo, hindi ba nagagalit si Mami? Nag-aamoy ihi yung tayo. Oo nga eh. Kasi sayang yung bago niyong bahay. Oo nga po eh. Actually, ang dream po talaga namin magkapatid, kasi dumami na po yung mga dogs. Yung parang pinag-iipunan po namin, next is farm talaga, para po sa mga dogs. Para po siya... Masyado namang spoil na pass. Talaga farm. Para po. Ito na, ang Shih Tzu World. Ito may room ko. Kita niyo po yung kama ko, pinag-ngap-ngap na. Okay, ito naman ang kwarto ni Irene. Ilan ang aso mo rito? Mga something 20. 20 plus. Beer ang over rin nila magbigay ng snacks. Hindi kayo lang po yan, para hindi po sila maingay. Makapilaukan yung mga aso ninyo. Lord. Ayan po. Okay, so ang ganda ng kwarto. Wala pa pong gamit yung mga rooms namin. Talagang kama lang and... Uy, hindi, that's not true. Ang ganda ng kwarto nyo. Maiwalas. O, diba? Ang ganda. Madumi ng lang beds. Po, hindi na ayos. Meron pang 14. Fan po talaga ako ng 14 pa, kaya nagpalagay ako niyan. Ayan, so ito, yeah, bag collection here. Pero ang lulusog ng aso niyo, ha? Awa po ng Diyos. Ibang level po. Ito naman, anong klase to? Shih Tzu din po to. Yung mga, isa nanay nito. Ito po yung ngayon na binibenta na namin. Two months. Guys, tulungan. Help us, guys! Fourth impact. Sa mga gusto po maging please, fur parents. Please, bilhin nyo na ang aso nila. Please, please. Buy one, take one na. $130 dogs. Tulungan nyo na po sila. Nag-start po kami 5 dogs lang. Binigay po ng mga fans po namin. Tapos dumami na po sila. Natalo na po namin yung 101. Dalmatian. Gumana po kami ng movie. Oh, so great. Natalo yun. Sumobra po. May diaper ang kama. Ang pagkain ng aso ay nasa kama. O, kwarto na ni... Thank you po, Almira. Ako po, dahil ako po yung pinakamaliit at panganay. Ako po yung pinakamaliit din na room. Bawat sulok ng bahay na to may aso. Ito po yung gosh, wait, guys! Madami din. Ang tahimik ng mga aso ni Almira. Paano sa akin? Po yung mga yan. May binisipin niya sa ating bahay, ganyan siya. Ba't ganyan katahimik? Busog na sila. Patulog. No, wait. Anong klaseng aso to? Shih Tzu din po. No, hindi na to mukhang Shih Tzu. Shih Tzu ba to? Yeah, Shih Tzu. Nalahiyan po na walang alam. Ito kasi may kasalanan. Oo. Alam po kasi lalaki, so hindi na parami din. Nakaluan ng poodle. Kasi ito, kamukha na to ng aso ko eh. Si Dollar. Amerikana siya sa Dollar ang pinangalan ko. Oh my gosh! Actually, naubusan na po kami na ipapangalan sa dogs. Ito ang Miss Karen. Oo nga, may... At hindi lang yun. Paano nyo natatandaan ang pangalan ng dogs? Yes, memorize namin. No! Sige nga! Anong pangalan? Dollar, sige nga. Si Dollar, si Euro. Asa si Euro? Ito si Euro. Si Aussie, si Miu Miu. Ito si Darna. Si Darna, si Lebron. May Lebron ako. Oh my God. Si Dear Hams, at saka si...
Balenciaga. So wait, yung 130 dogs, alam niyo? Yes, wala pa. Obo, Ma'am Karen. Pero yung newborn babies, wala pa. Wala pang name. Oo. Okay, let's go naman to something normal. Your bed. Oh, yes. Ito po yung... Siya na dogs. Oo. Pero hindi pa kayo naaalangan na nag-aamoy rin na aso? Kasi may tatlo kong aso, so yun lang naaamoy ko na eh. Ako rin yun po yung complain ni Mama sa amin. Ito si Chanel, yung aking first dog. So katabi ko to, tapos nagagalit. At dear, nakaka-Chanel jacket pa yung aso. Pansin niyo ka, Chanel. Pinigyan namin sa Korea. Oh my God. Oh, tinan mo naman ang mga litrato. Oh, with the family. Puro aso. Paano yan? May boyfriend na ba wala kayong apat? Wala po kayo yun. Yes. At alam mo, mahirap magkaroon ng boyfriend kung ganito karami rin ang aso. Napakaganda ng bahay niyo. This you. Is coming into Thank the new po. Year 2023. It's a reward sa lahat ng paghihirap ninyo. Oh, ano ang po. Feeling niyo? Hindi alam ng lahat yung sobrang hirap na pinagdaanan namin magkakapatid. Kasi po, akala nila lumalaban na kami ng lumalaban. Hindi, kasi lumalaban kami kasi ito yung bread and butter namin. Kung hindi kami kakanta, wala kami kakainin, wala kami pang-aral magkakapatid. Ito pong bahay na to, reward namin to sa sarili namin. Kasi, syempre, hindi din po kami bumabata. Meron din po kami goal personally, di ba po? Kaya, gusto po namin, bago po namin maharap yung personal goals namin, yung family po muna namin yung masettle namin. Gano'ng kahirap yun nung maliliit pa kayo? Sobrang hirap po. Naalala po namin nung bata pa po ako, mga 7 years old. Yun po yung time na parang asin, na may kanin, na may tubig. Yun po yung food namin nung mga bata kami sa probinsya. Tapos, si Mama lahat na nag-tupperware siya sa mga bundok-bundok. Tapos sabi po ni Mama nung year 1997 na parang nakikita niya daw po yung mga pinsan namin, nag-aasawa na lang sa probinsya. Parang sabi niya, ayokong maging ganito yung mga anak ko. So, nung time po na yun, sabi ni Mama, de, luluwas tayo na Pilipinas kahit wala tayong dala. Nang Manila po. Luluwas tayo ng Manila. Kahit anong mangyari, dadalhin ko kayo doon. Dala lang namin, gamit namin. Nakitira kami sa tita namin dito sa Manila. Siyempre si Papa, first niya dito sa Manila, wala siyang trabaho. Kaya, para lang matustusan kami, Botejaro yung naging... Hanap buhay niya. Meron ba sa inyong tumulong sa kanya? Dumadating yung point na sinusundo niya kami na kasama yung ano, kariton. Tapos minsan nahiya pa ako. Pinahiya ko yung papa. Oo. At naiintindihan kita, oo. Siyempre, but how did you feel then? So yung mga panahon na yun? Ayun, kasi mga kaklase ka parang normal na. O yung ulo mo, dadali ng papa mo. Tapos ako parang... Sabi ko, hindi, may baon na ako, gano'n, napepretend ako. Pero doon ko na-realize na parang nakita ko si Papa yung pagkabigay niya ng baon ko, na pinagtrabahuhan niya, itutulak niya uli. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi namin mga kapatid, lahat gagawin namin para mag-stop na siya doon. Kayong apat, ano yung una niyong naging trabaho or racket? Yung una po namin contest, si ate po yun sa senior division na singing contest, ako po sa junior. Eh, bawal po magkapatid. So, nag-iba po kami na apelido. Para makasali lang. Yung mga karatula, ayun, cross ka na lang yung apelido mo, ha? Oo. Opo, tapos, yun, nanalo po kami, kaya may bigas. Yes. Ano right. ang feeling niyo na nakakapag-uwi kayo ng bigas? Ako, sobrang sarap po sa feeling. Naalala ko nung bata po kasi, ano, wala pa po kaming table noon. Sa lapag lang kami kumakain ng noodles sa kanin. Oo. Tapos tumatawid pa yung daga. Nakikain. Hindi ko talaga makalimutan. Kaya hanggang ngayon po talagang hindi kami din tumitigil sa pangarap ko. Oo. At hindi kayo nahiyak noon? Kumbaga, pag mga bata kasi tayo, dumadaan tayo sa dapat. Ba't ko ito ginagawa? Actually, lahat ng audition, sinalihan namin. Commercial, ganyan, tinatry po namin. Tapos every time na pipila po kami, lagi sinasabi, ito na naman yung mga magkakapatid. Ito na naman sila. Audition na naman. Tapos ayun, dead man lang po kami, mama. Dito na naman daw kami. Okay lang yan. Anong gusto mo may makain? Or what? Oo, naman po. Pero ayun po, dahil po siguro sa nakita namin na hard work po nila mama, ayaw po namin na parang magpatuloy po sila sa ganun. Kasi tumatanda na rin po sila. Pero, and did you ever think of giving up? Grabe, dumating kami po sa point na yun. Kami na
sumali po kami sa mga competitions na big competitions po dito sa Philippines. Natatalo po kami. So every time na natatalo po kami, umiiyak po kami, diba? Kasi parang hindi pa talaga sa amin yung pagkanta. Minsan sabi pa nga po namin, kasi gusto nyo kami kumanta. Siguro lalo siyang umiiyak kasi Miss Karen, hindi alam ng lahat na itong narating namin, na sacrifice din namin yung social life namin. Hindi kami makapagpunta sa birthday sa mga barkada namin. Wala kaming barkada, kami-kami na lang. So, wala kayong boyfriends? Wala kaming boyfriend. Dapat na! So, parang ano po siya, parang yung success din po na ito, parang kasama po yung sacrifice din. Nung nag-X Factor na po, Ma'am Karen, actually yun po yung time na pag-give up na kami. Talagang natalo po kasi po kami noon sa Korea. Tapos sabi namin, parang ang tagal na namin kumakanta, 10 years na mama. Talagang nagkulong po kami sa kwarto kong magkakapatid. Umiyak na po kami kay mama. Mama, ayaw na namin kumanta. Give up na kami kasi parang lahat ng ginagawa namin, lagi na lang kaming talo, lagi kaming reject. Sabi, mga pangit daw kami, maliliit daw kami. Lahat na po ng mga, mukha daw kaming arenola, lahat na. Mukha daw kami mga, ano, kubeta, ganyan, tunuglatan. Lahat na po ata ng pag-discriminate na natamo na po namin magkakapatid. And nung time po na yun, sabi namin, mag-give up na kami. Pero nakita ko po sa online, meron po kasi nag-comment sa YouTube namin na, why don't you try X Factor UK? Yun po, sabi ko, hala, baka pwede. Tapos hindi po nila alam, nag-send ako ng email, ng video sa X Factor. And then? Tapos hindi ko sinasabi sa kanila. After mga 3 months, nag-email po na parang, you passed the first audition for the X Factor. And yun yung video na may kanta? Yes. Okay, next. Na ang kanta namin, Roar. Lumipad kayo to go to the UK. At paano yung gastos doon? Ang mahal din doon. Opo, may... Kasama si Mami. Yun din si po yung challenge sa amin. Lima kayo. Opo. Meron po kaming friend na tawagin po natin siya sa Inang, na alam niya yung journey namin. Tapos yung sinabi namin na kailangan namin lumipad ng UK, mag-audition doon. Wala kaming funds. Siya yung nag-finance sa amin. Wow, nakaka-touch Pilipina ito. Pilipina. So, binayaran ng tickets niyo, pati yung tirahan niyo. Accommodation. Pero nung nakapasa na po kami doon, nung nakapunta po kami sa UK, akala po namin si Sir Simon Cowell agad. From the, ano pa na po, from the scratch. So, alam niyo po yung parang nag-recording ka, di ba? Tapos nagbigay ka ng demo. Yun lang pala yun. Yung kung papatulan mo yung audition na yun, why not punta ka doon? Kung hindi, babalihin nga, kailangan namin pumila. Pumila po kami. Oo. Na sobrang haba, ang dami. Kami lang may maliit sa pila. Irene, may pa. Okay lang po, okay lang. Mylin, paano nagbago ang buhay ninyo sa X Factor? Nako, ang laki po ng pinagbago. Dati po nag-rent lang po kami dito sa Manila. Tapos yung nakaluwag-luwag na sa X Factor, ate, lipat na kayo sa mas malaking bahay. Pero ano? Pero rent. No permanent address pa rin. Puro apart. Anong ginagawa ninyo sa pera ninyo, yung kinikita niyo? Pag kumikita po kami ng pera, una po namin ginagawa, iniipon po namin yung pangbahay, tinatabi po muna namin yun. Tapos kung ano po yung matira, yun po yung paghahati ng kakapatid. So una ang bahay? Opo. Kasi naranasan na po namin mapalayas. Opo. Kwento mo yun. Ayun po, di ba po wala po kami permanent address nun. Naiyak agad. Okay lang. Tapos kailangan po namin sumali sa mga contest para po yun po yung maipon namin pambayad sa mga renta. And may time po na, sumali po kami nun sa, parang sa province, oo. Tapos pagbalik po namin ng, sa Marikina pa po kami na nag-rent. Pagdating po namin, nasa labas na po ng bahay yung mga gamit po namin, tapos yung mga awards po namin. Sira-sira. Ang mga trophy po namin sa singing contest. Yung landlord. Opo. So talagang para siyang Ma'am Karen, parang palabas, umuulan, tapos umiiyak kami na parang yung mga trophies namin, gamit namin, nabasa lahat. Yung mga cabinet sira, yung parang pinalayas kami, my God, Lord, parang ganun. And what was it like, Mylin, seeing your dad and mom? Ang hirap nun sa magulang, ha? Siguro, para kala mama at papa, napakahirap po makita yon sa amin. Pero sila po talaga yung... masasabi po namin na the wind beneath our wings. Kasi talagang sa kanila po kami kumukuha ng lakas din. And sila po yung talagang todo suporta po simula nag-start kami. Ito po si Lola. So, dito lang po
Hi, Lola! Lola Flor. Hi, Lola. Ilan kayo nakatira sa bahay na to? Total. Hindi aso. 14, 15. Hindi included aso. 15. Opo. Oh, Almira, let's talk about the awards. Ito po yung talagang pinaghirapan namin magkakapatid magmula 2006 nung nag-World Championships kami sa Hollywood. Ito po yung una naming naging trophy 2006. Junior. So ito ang itong pinaka-important yung award. Opo. Uh-oh. Tapos dyan din po sa competition niya, nagan bag 16 gold medals po. So ito yung wow. Pero hindi po pwede masangla. Ang galing nyo. Eh, nakita ko yung X Factor doon. Yes po. Would you say sa X Factor talaga kayo sumikat? Opo. Talagang yun po. Let's show your ito X Factor. Po, special achievement award po namin from sa Awit Awards. Oo. Yung X Factor, may video kayo. It has the most views. Opo. Yun po yung Bang Bang. Yung audition. Na audition namin. Yung audition song din na Bang Bang. Tapos minsan nung Karen na nai-invite kami sa Germany, tapos random lang sa airport, may bata na magpapapicture. Na German? Napanood nila kami sa video lang na yun. 1, 2, 3, and bang bang into the room. I know you wanna bang bang all over you. I'll let you have it. Nabasa ko, napakahirap ng buhay niyo noon. Nagdyaryo bote kayo. Tapos ngayon, yung mga anak niyo, ganito nakasuccessful. I am tears of joy. Yeah. And how do you feel, tatay? Pag nakikita niyo sila? Pagka. Okay lang. Like. Yes, oo, no? You're so proud. Oo. Very proud ako sana. Ano? Very proud si tatay. Isipin mo, ikaw nanay, I mean, alam mo yung pinagdaanan ninyo nung maliliit sila. Grabe. Kaya pag na-interview kami ganito, laging tumutuluhan namin ganito sa sobrang pagod. Hirap na dinanas namin. Ako ang unang-unang fan sa mga anak ko. At ngayon, isipin nyo yung bahay na ito, tatay. Yes. Opo. Inak-inisip nyo ba ever na lilipat kayo sa ganito kagandang bahay? At natampas ang pandemic. Oo. May ganyan may akalain. Yeah. Ilarawan mo yung mga anak mo. Ano sila? Masasabi ko lang po sa kanila na nagsikap bawat isa sa kanila. Upang makamit. Nilang kanilang pinangarap. Nakita niya kasi. Oo, tatay, grabe. No? Hindi ko siya tatay, pero naano ko sa kanya. Sobra ko na-touch. Oo, he's overwhelmed and overcome with ano joy. Palagi mo, Selena, bakit kayo sobrang ang tibay ng samahan niyo? Siguro din ko sa parents mo din po talaga. Kasi si mama, pag nag-away po kami, lagi po nandiyan si mama na magkaintindihan kayo. Si mama and papa po, sila po yun naging talagang strength po namin. Oo. Oh, oh. Talagang and, ano po, guide. Tapos naisip po namin pag nag-away po kami, sino nang tutulong kina mama, papa. Oo. Oh, oh. So, mag-away. Maylene. Irene. Guys, Irene. Okay lang po. Feeling ko po talaga, dahil din po sa nakita namin yung hirap po pag hanggang sa paglaki namin. Oo. So parang kami po magkakapatid. Gusto po namin makatulong sa family and then sa mga kamag-anak po namin, sa mga pinsan namin na nangangailangan din po. Parang gusto niyo maiangat ang laki ninyo. Opo. 'Di ba? Yun eh. Gusto po kasi namin parang bago po kami mag-settle, taas na ori naman po kami sa mapapang-asawa po namin. Parang ganun. Ang galing. Alam mo, naiiyak ako sa inyo. You are such good sisters. Thank the you Lord po. Has really blessed you. How would you describe 2022, Almira? Ang dami po nangyari ang blessings. Una, itong house namin, and then nagkaroon kami ng original songs, nagkaroon kami ng live stream, naging busy kami, and na-realize namin yung
wow, artist pal. Ito talaga yung gusto ko namin hanggang pagtanda namin. Gusto namin maging J-Lo, gano'n ka, gano'ng level. I support you. Sinishile, gano'n. Thank you po. And itong malaking blessing, Ma'am Karen, na maging headline ng Sofitel Hotel Plaza, kami na pagkatiwalaan to perform at mag, yun nga, sa concert nila to welcome 2023. Irene, ano ang taon na to for you? Sobrang prosperous po. Kasi this year po yung lumipat kami dito sa bahay. This year din po yung nagkaroon tayo ng studio. What about ito, Mylene, ikwento mo 2022 but also in relation to your $130. Ang tindi! Ayun po, dumami din sila this 2022. Oh, oh. But for 2023, what would you want? What anong dream niyo pa? Ako, napakarami po po naming dreams. Dream po namin, ito po, ma-fulfilled to bahay. Yay! And ano po, dream po namin na sana magkaroon ng stable na job sa US. Wow! So, ang dream niyo talaga international? International po talaga. What is your life verse or mantra kayong apa? Dream big. Dream big. Yung po sa amin. Oh, dream big. That's the motto. Kasi po yung nangyari po sa amin yung X Factor UK, never in our wildest dreams na parang si Sir Simon Cowell mapapatayo namin. And yung nasabi namin yun na possible pala na yung biggest dream mo mangyayari, why not dream big again? Kaya yun yung nagbubuti. Nothing is impossible po. Next talaga. Na front act ni J-Lo. J-Lo. And to welcome 2023 sa kapamilya natin dito sa ating YouTube channel. This is our song for you. I give you Fourth Impact. One, two, three, four. I count the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw gaze away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, making the board. One seems to hear words of good cheer from everywhere, feeling the air. Telling the tale, killing the ring while people sing songs, give a cheer, Christmas is here. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. My God! Merry Christmas, Mo! Oh, hello! Okay, thank you! Thank you!